Claro. Okay. Doon sa instructional material nyo, we are supposed to discuss the life and the philosophy of Socrates, one of the popular philosophers of the ancient time. And Socrates, as I have said, is a contemporary of the Sophist philosophers. Okay, contemporary siya, pero hindi siya pre-Socratic at hindi niya nilabel ang sarili niya as Sophist because of several reasons na makikita natin yan doon sa apology na sinulat ni Plato. Okay, so Socrates was born in Athens. So siya ay sinilang sa Athens, ang mga magulang niya ay mga Athenians, at nag-aral siya primarily dun sa mga mahalagang asignatura at area sa Athens noon, particular dito yung grammar, musika, gymnastics, and even mathematics. Siya ay lumaki sa isang political state ng political territory ng Athens, at siya rin ay dumaan sa mga tinatawag nating pagsasanay para maging isang militar, at siya rin ay nag-participate at nakilahok sa mga gawaing pampolitikal gaya ng paggawa ng batas at marami pang iba. Sa kanila noon, napakahalaga noon kasi kailangan, masyadong masculine yung lipunan ng Athens noon, so kailangan mag-aral siya ng politika, makisama siya sa politika, at the same time magsanay siya sa military. So ito ay sa kabila ng kanyang katalinuhan. Okay. Ginawa ng tatay ni Socrates, tinuruan din siya sa negosyo, at tinuruan siya sa maraming bagay gaya ng pagiging stone mason. So kasi hindi naman sila kayamanan. So hindi sila mayaman. So pero dahil sa ganitong katalinuhan niya, intelligence, at sa iba't ibang mga kasanayan meron siya, marami siyang mga naging kaibigan at mga tagasunod na mga mayayaman na kabataan na belonging to the aristocracy. So mayayaman. At ilan dito sa mga naging estudyante niya ay si Plato. Sabi nila, hindi masyadong tiyak ito, pero nakapag-asawa daw si Aristotle, pero hindi katiyak, at nagkaroon siya ng anak si Lamprocles. So we are not very certain about this biographical notes na meron siya. Hindi tayo sigurado kasi, as you know, ang Socrates ay hindi naman siya nagsulat ng kanyang mga aklat, hindi siya nakapag-publish ng kanyang aklat. Pero in a span of 50 years na nabubuhay siya, hindi siya huminto sa pagtuturo sa iba't ibang mga parte ng Athens. Lumilibot-libot siya, namamasyal lamang, and then tinuturuan niya yung mga batang nais matuto. At mula rito sa mga kabataan na ito, kinukolekta yung kanyang mga sinasabi, kinukolekta yung kanyang mga teachings. And that would comprise, yun sa mga collections na ito, that would comprise yung record na meron tayo tungkol kay Socrates. In fact, most of the ideas we know about Socrates are from Xenophon and Plato. So more or less, dyan natin yan pinanggalingan.
Dahil nga may kasanayan sa military, siya rin ay naging miyembro ng army ng Athens at tumulong siya upang mapanalo ang ilang mga battles noong panahon ng Philippinian War. So kasama siya dyan. Kaya lang sa totoo lamang, ayaw na ayaw ni Socrates ng pakikidigma or ng digmaan. Si Socrates, alam natin, ay nagwakas ang kanyang buhay dahil sa hemlock. So ito ang naging parusa sa kanya after ng trial niya dahil sa dalawang charges, yung corruption of the minds of the young at saka yung pangalawa is yung pag-i-introduce niya ng isang konsepto ng Diyos na taliwas doon sa konsepto ng Diyos na meron noon ang Athens, Greece. At tandaan ninyo, pagkatapos ng Philippinian War, napakalakas ng demokrasya at na-introduce ang konsepto ng demokrasya sa Athens, Greece. Ngunit itong si Socrates, binabanatan itong idea ng demokrasya. Para kay Socrates, ang demokrasya ay hindi hinog at hindi nararapat sa isang lipunan gaya ng Athens.